Okay, bago tayo magbigay, ano tawag doon? Pakicomplete lang yung statement. I love Jesus. I love Jesus. Common na yun eh. God. I love God. I love me. I love church. I love my church. I love my church. Alam ko na ito eh. Naayon ako sa kanila. I love dance. I love Jesus. Lahat puro Jesus. Ikaw. I love with the love of the Lord. I love God. I love my church. I love my church. Parang, kasi nakita kasi saan eh, sa group eh, sa Facebook eh. Ay nga, tao dito, sino dito nagmamall? Halos araw-araw siguro yung mga taga-ngono, bago eh, SMO. Diba? SM, Pure Gold. Pure Gold. Sino dito mahilig sa Pure Gold? Junior, ganyan. Oh, sino dito mahilig bumili ng mga damit? Oh, siyempre, mga passionista, di ba? So, ay nga. Pero, ay nga, sabi ng iba, ang dami, I love dancing, I love God, I love you, I love with the love of the Lord. Pero, ikaw, nung bata ka pa, naisip mo na yun? O ba, siguro, I love education. Ay, di, si Johnson pala yun, I love education. So, pero the least na nanasasabi mo pag sinabing I love my church. When was the last time na nasabi mo I love my church? Siguro I love pumunta sa mall, pumunta sa boyfriend, girlfriend, di ba? I love my family, I love dancing, I love singing. Pero ay nga, in the least, I love church. I love my church. Siguro hindi mo pa naisip yun, ano? Pero ay nga, sa mo ba nilalaan yung binibigay ng Diyos na salapi sa'yo? Pera, datong, kwarta, ano ba yung mga, di ba? So, pag ikaw nagbibigay ka sa isang bagay na yon, pinapahalagaan mo, right? Kasi mahal mo. Mahal ko yung isang tawag doon, isang bagay. Halimbawa, mahilig ako sa damit. O yan, mahilig ako sa photography. So, siyempre, ano mo yun, tawag dito, paggagastosan mo yun, right? I love education. Paggagastosan mo yun, I love dancing. Paggagastosan mo yun. Pero, eto, dito, kailan ka nagbigay ng yung tipong mahal na mahal mo yung church, kaya ka nagbibigay. Sabi doon sa may, di ko lang kung Lucas ba yun. Sabi doon, kung nasaan ang iyong kayamanan, andun daw yung iyong puso. Di ba? Ano sa English nun, Jethro? Di kasi ako mag-ilis sa English eh. For where your treasure is, then your heart, ano? Nandun din yung heart mo. Di ba? So, ayun. Ikaw, sabi, kung nasan daw yung heart mo, ay nandun yung kayamanan mo, nandun din yung heart mo. Sabi na nila, iba mahilig sa mall, so nandun yung heart mo. Andun yung, sa photography, or dancing, or singing, andun yung heart mo, kasi pinagagastusan mo. Nandun yung kayamanan mo. Ikaw, yung kayamanan mo, nandito kaya? Kaya mo ba ang ibigay yung kayamanan mo dito? Hindi ko sinasabing ari-arian, lupa't bahay, pero yung sinasabi mo, I love my church. Pag sinabing I love my church, you will invest eh. Pag sinabing I love my church, magko-contribute ka. Inuulit ko, mahal mo ba ang church? Ikaw, mahal mo ba ang church? Apo. Siyempre, pagka mahal mo ang church, mahal mo automatic si God. Diba? Pero, ay nga, mahal mo yung kingdom. Opo. Apa. Mahal mo ba ang church? Opo. So, makikita natin dito,
kung mahal mo talaga yung church. Kasi pag mahal mo ang God, yung treasure mo, yung puso mo, kung saan, pag nandito yung treasure mo, ibig sabihin, mahal mo yung church. Okay, let's just pray. Yes, Lord, maraming pong salamat, Panginoon na God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Pero ka lang sa amin, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, oh God. Hindi lamang, Panginoon, sa mga hilig namin, Lord God, sa ibang mga bagay, Lord God, maibigay namin na aming binibigay mong blessing sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging this church, Panginoon, oh God. Kung saan yung treasure namin, Panginoon, kung nasaan yung treasure namin, Lord God, ando din yung heart namin, Panginoon. We pray, Lord God, once na kami nagtanim dito, Panginoon, oh God, bibigay mo yung siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, oh God, na hindi ka magkukulang sa aming buhay, Panginoon. Dahil we believe once na minahal namin yung church na ito, because this is God's church, that's why, Lord God, itong church na ito ay sa amin din, dahil ito yung binigay mo sa amin, Panginoon. Ito yung pinapamana mo sa amin, Panginoon na church. Lord God, pagpalain mo lahat ng mga kabataan dito, Lord God, lahat ng mga nag-aaral, Panginoon, patuloy mo bigyan ng favor, Lord God, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, patuloy mo silang i-promote, Panginoon, oh God. Samaan mo sila lagi, saan man sila magpunta, magiging kanilang pamilya, Panginoon. Huwag mo yung pababayaan, Lord God. Niiwan, Panginoon, oh God. Maraming salamat sa iyo namin, binabalik ang kapurin, kalawalatian, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ay, batiin pala natin si Queenie. Birthday niya pala ngayon. Yeah. Happy birthday! Ilang taong ka na? 18. Kailan yan? Ayun, so... Mahal mo ba yung church mo? Oo naman. Kung mahal mo yung church mo, makikinig ka. So, nasa na po ba yung treasure natin ngayon? Nasaan? Nasa akin na. The joke lang. Yan. Sino pong gusto nang kumain? Sino nakipiesta di? Ayan. Sino pong nakipiesta? Ayan. Yung nabusog kanina. Ngayon po, mas mabubusog tayo. Yung magsasalita ngayon na gandaan ng buffet. Yung eat all you can. Sarap. Ano yun? Only rice. Ganon. Di, siguro po. Bottomless iced tea. So yun, ready na ba kayong makilala kung sino yung magsasalita? Hulaan niyo kung sino. Ang KJ naman nun. Ang KJ nun na ako. Airpods. Sige na, sinabi na. So yun. Yan. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng youth president natin, si Ate Jed po. Sister Jed. Wala po akong outline. Joke lang. Meron. Sino nagsabi nun? Time card mo. Sige, oh, anong gagawin natin? Siguro ako na lang kukuha. Wait lang. Ayan. Salamat sa Lord sa buhay ni Jethro. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Jethro. Again. Ano ba yan? Sa totoo lang, ayokong ini-introduce namang youth president eh. Ewan ko ba? Siyempre diba pag meron kang, anong tawag doon? Responsibility na ganoon. Malaki yung expectation sa'yo.
'Di ba? So, para bang ano siya sa akin, ano tawag doon? Horror, nakakatakot pag tinasinabing ganun. Syempre, all eyes nasa iyo, konting mali mo, ganun. Not realizing that all of us is a leader in our own way. So, para bang for me, member lang din ako, follower lang din ako. So, handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Tatlo lang silang handang makinig. Nahirapan ako magsalita. Hindi pa rin ako okay, pero salamat sa Lord dahil binigyan niya ako ng kalakasan. Sige nga tayo muna yung manalangin. Tayo lahat tumungo. Hallelujah, Panginoon, Lord. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa gabing ito, sa iyong gawain, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming maintindihan ang iyong mensahe, O Lord. Ako yung instrumento lamang na gagamitin mo ngayong gabi para sa iyong mensahe, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso. Lord, lahat kami ay matututo ngayong gabing ito, Panginoon. Tulungan mo kami na ma-absorb bawat salita mo na manggagaling sa iyo, Lord Jesus. Lord, ikaw din ang bahala, Lord God, na kumilos sa buhay ng bawat kabataan na wala pa dito, Lord. Alam ko, Lord, lahat ng dadalo dito ay iyong itinakda mo, Panginoon, na makinig na iyong salita, Lord. Sila yung mga taong nangangailangan, Lord, ng iyong mensahe ngayong gabing ito, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord. Tinataas namin ang iyong pangalan. In Jesus' name, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Samala ka sa palakpak muna. Hallelujah. Ayan. Kanina sabi ko kay Eme, habaan mo ha, kasi kailangan ko maglabas ng bigat eh. Ang bigat talaga eh. Nailabas ko naman successful, praise the Lord. Nakiusap pa ako kay Nanay Melly. Ayan. Kung ano man yung nasa isip nyo, yun na yun. Honest lang ako, guys. Ayan. Sige nga. Paki-flash na muna yung ano. Ayan. Let go. Alam natin sa ating mga kabataan, very eminent ba yun? I mean, very popular sa atin to. Sa lahat tayo, emo in our own way. Pag yan ang naririnig, yung let go na yan. Kasi lahat tayo nahihirapan gawin yan eh. Sino bang hindi? Sino yung madalas yung nagsasabi niya, yung let go? Kunwari, may friend ka, kausap mo, ganyan. Let go mo na. Meron ba? Meron, syempre, di ba? Sige nga, paki-flash po yung ibig sabihin yan. Yan, what does let go mean? Yung una. Let someone or something go. Next. Allow someone or something to be free. Next one. Last one. Relinquish or release. Release one's hold on or loose or loosen one's hold. So it's to be free. So bakit nga ba ang hirap sa ating gawin yung let go? Kung ang ibig sabihin naman let go ay makalaya tayo. Sige. Paki-next, paki-flash po yung sunod na question. Is it possible to move on without letting go? Posible daw po bang mangyari yun na makamove on tayo nang hindi natin binibitawan yung bagay na yun? Sino magsasabi ng amen dito? Wala. No amen. Imposible. Siyempre, hindi pwede talaga. Because it will just pile up the emotion that it gives you. Diba? Madadagdagan at madadagdagan lang siya. Hindi siya mawawala. Paki-flash po. We have to let go in order for us to move on. Uulitin ko. We have to let go in order for us to move on. Kailangan nating i-let go yan. Kailangan nating i-let go. Ano nga ba yung dapat nating i-let go? Sige po. Siyempre yung past natin. Diba? Oo. Sino yun? Rinig na rinig yun, ha? Gusto ko palakpakan natin ang Lord sa buhay nung nag-react na yun. Siyempre nga naman common sense, diba? Hindi nga seryoso, palakpakan natin. Common sense yun eh, diba? Ang sabi niya, alam nga naman yung present. Sabi niya. Ayan. So, sige.
Paki-flash po yung Isaiah. Forget the former things. Do not dwell on the past. Ang Lord ang nagsasabi niyan, hindi ako. Let's forget all those things that have happened on the past. And we just don't have to stay on it. Paki-flash nga po yung photo. Ito, sisikat to eh. Sisikat to. Paki-flash. Sorry guys, ah, wala akong magamit eh. Kailangan lang silang gamitin talaga for illustration. Sorry na. Gusto niyo pa silang makilala? Diba? Sorry na. Sorry, pinapasikat ko kayo. Ayaw niyo ba noon? Ayan, sige. Tingnan natin maigi yung illustration. Tingnan natin maigi yung picture. Wag niyo. Don't mind kung kilala niyo sila. Yung illustration, meron ba nakaka-guess dito kung ano yung main point ng picture? Third party. Actually, medyo ano lang yan, hawig lang. Not totally yan yung illustration, pero hawig lang kasi. Hindi nga namin nilagay yung naka-shade sa puno. Ano? Dapat nga ilalagay namin. Seryoso, sabi, lagay mo kaya para mas maganda. Ayan. So yung photo na yan, explain natin. So si Pando, pangalanan na natin. Si Pando, kung kilala niyo si Pando, lahat kayo kilala si Pando? Hindi, merong hindi. Siya po yung nandito sa, kung nakaharap kayo, yung nasa kanan. Yung nasa kanan, yung naka-black, yun. So yan si Pando, siya yung past. Siya yung past ni Hana. Siya yung past ni Hana. Diyan lang sa illustration, hindi naman doon sa ano. Sa totoo. So, ayan. So, yung photo na yan, huwag natin siyang tignan. Sabi ko ha, illustration lang to. Huwag natin siyang tignan kung kilala natin sila o hindi. Tingnan natin sila as situation na nangyayari sa ating mga buhay. Ano kaya yon? Pakitingnan nga kung sino si Paz. Sino si Paz? Sige, ipakita mo lahat. Sige, broken relationships, next. Sexual abuse of any kind, next. Physical abuse. Extreme verbal abuse. Being a victim of any kind of crime. Dysfunctional or failure in normal function. Mami, explain natin yan. Next, death of a close loved one. Any type of financial disaster. Last one, being deeply hurt or mistreated by a friend or an enemy. So si Pando, as illustration, illustration lang guys, Pando, illustration lang ha. Wala kaming makuha eh. So yan si Paz. Yan si Paz. Lahat ng yan. Yan ang pass mo. Yan ang pass natin. So lang i-ano yung sa dysfunctional failure normal dysfunctional families. Yan yung let's say mahilig mag-inom si tatay, si nanay sugarol, mga ganun. Kumbaga yung meron silang yung may mga nasusumbat ka sa kanila kasi kakaiba sila other than other parents. So, yung dysfunctional families. May mga addict, ganun. Ano ba ba? Hello? So, all these things are our past. Ito yung past na yon. Ito yung mga past na kailangan nating i-let go. So, patingin nga po nung nakuha na ba? Pakitingin po yung next. Balik natin dun sa photo ng tatlo. Sige. Oh, naghahang yung laptop ko. Sorry, guys. Ayan. So, si Paz. Naintindihan na natin si Paz. Yung nasa right. Lahat ng bagay na nakita natin dun sa list, siya si Paz. Tingnan natin yung us. Si Hana. Si Hana yung nasa kita. Siguro naman, obvious naman yung babae, di ba? Si Hana. Yung us. Sige. Tingnan natin. Tugol. Gilagyan mo pa ng effects eh. Ayan. Yan si Hana. Sino si Hana? Ikaw yan, no? Si Hana yan, no? Joke. So, ikaw yung full of bitterness, anger, hurt, pain, at unforgiving. Tayo yon.
Huwag nating ikaila. Tayo yan. Imposibleng hindi. Kahit na pinakamabait na tao, meron yan. Diba? Tao tayo, diba? Hindi tayo robot na may function lang tayo. Kailangan ito lang nararamdaman natin because of that past. Diba? Napaka-imposible mangyari nun. Pero, this is how we should see it. Next slide. Yan tayo. Yan talaga tayo. Nagigets niyo ba? Hindi. Ganyan yung itsura natin. Hindi lang basta full of bitterness in our hearts. Ganyan yung itsura natin. Ganyan na ganyan. Kung ano man yung mga nararamdaman natin, yan yung mga nakapalibot sa atin ganun. Nakagapos tayo. Because of all those feelings that we have, because of our past. Nakagapos tayo. Blinded tayo. Blinded na blinded. Kung makikita nyo, tingnan nyo yung talagang sobrang higpit. Hindi siya makakilos, hindi siya makapagsalita, hindi siya makakita. Hindi siya nagpa-function. Hindi tayo nagpa-function because of those things that we are not capable of letting go of. Sobrang hirap. Imposibleng wala nakaka-relate. Lahat tayo nanggaling dyan. Lahat tayo nakagapos noon. But of course, hindi tayo perfect. Siyempre, nangyayari pa din. But we have to strive, right? So, ano nga ba to? Nakalagay dito, we are full of bitterness, anger, hurts, pain, and unforgiveness. These are the typical responses to such injustices suffered that hinder us in our walk with Christ. So of course, yun yung nagiging hadlang para sa relasyon natin sa Lord, 'di ba? Tingin niyo po ba kung tayo nakagapos ng ganyan, makakalakad ka? Hindi. So this illustration, yan yung nangyayari sa atin ngayon. As you can see, this is reality. Maybe warning sa Lord na nanggagaling kung ano yung nangyayari. Hindi tayo makakilos. Hirap na hirap tayo because of this. Hindi natin kayang i-let go yung mga injustices na sinasabi natin na nangyayari sa ating buhay. Hirap na hirap tayo. Pakilagay nga po yung next slide. Harboring unforgiveness hurts ourselves. So harboring, it means cherishing or keeping. Yung nagtatanim. Mababaw. Yung parang nag-aalaga ka na sa mga na loob kasi masaya, ganun. May ganun eh, parang habit, habitual na okay lang yan kung may sama ako na loob. Hindi naman niya siguro alam. Hindi niya alam. Nararamdaman, oo, hindi niya alam na totally sinabi mo may sama ka na loob. Not or unconsciously, hindi natin alam na yung unforgiveness na yon ay nakakatulong para hindi mag-heal, hindi gumaling yung sugat na ibinibigay sa'yo. Nagigets niyo yung point? Sa pagtatanim natin ng sama ng loob, all those negative vibes that you have, galit man yan, whatever it is, inis, whatever it is, nakakatulong pala siya para hindi mag-heal yung sugat. Para sa ordinaryong sugat, siguro may sugat ka, ganyan, dito, kamot ka ng kamot. Di ba pinapansin mo na pinapansin eh? Di mo siya ginagamot. Lalo siya lumalala, tama? Amen po ba? Amen. Parang yung nangyari sa akin, hindi pa rin gumagaling. Hindi. Kidding aside. Ito yung nangyayari sa atin. Halagay dito. By not forgiving them, we hurt ourselves even further. Uulitin ko. By not forgiving them, we hurt ourselves even further. In Tagalog,
sa hindi mo pagpapatawad doon sa taong yon or doon sa past na yon, mas lalo mo lang sinasaktan ang sarili mo. Ang sarili natin. Reality guys, totoo to. Diba? Totoo naman yan eh. Sino ba naman matutuwa sa ganun? Diba? Next slide po. How to let go of this? Paano nga ba? Sige. To forgive others, we have to reflect on how much God has forgiven us. Madaling basahin, mahirap gawin. Pero kung nasa puso natin, kaya natin. Amen po ba? Basta't nasa puso natin ang Lord, di ba? Halagay dito. Biblical truth that help us to forgive those who have treated us unjustly is to recognize the depths to which God has forgiven us. Para daw po makatulong, excuse me, sa pagpapatawad natin dun sa taong yon, kailangan daw nating maintindihan kung gaano or kung paano tayo pinatawad ng Lord, ng Panginoon. Kung gaano kalaki yung pagpapatawad niya sa atin. Halagi dito. May tanong ako eh. Bakit pa sinasabi sa Bible, paki-flash po yung Matthew 6, tama ba? 6:14. Ayan. So bakit po ba sinasabi sa Bible yan? For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Bakit pa kailangan sabihin ng Lord yan? Kung hindi naman natin papansinin. Bakit pa sinabi yan kung ire-refuse din natin yung utos niya na magpatawad dahil pinatawad ka din? So binaliwala natin ng Lord. Ganun kasimple. Binaliwala natin siya because hindi natin sinunod yan, no? Yung forgive men when they sin against you because your heavenly Father will also forgive you. Diba? He has also forgiven us. Kaya kailangan magpatawad ka din. Wala naman yun sa atin eh. Amen po ba? No one is perfect. Lagi natin sinasabi, pero hindi natin naiintindihan sa totoo lang. No one is perfect. Oo, no one is perfect. Pero dito, napakahirap. Halagay dito. Alam niyo po ba yung parable ng unmerciful servant? Ayan. Huwag mong flash mamaya. Yung unmerciful servant sa Matthew 18. Sino nakakaalam? Magtaas po ng kamay. Wala. Okay. So, ikukwento ko. Ang nangyari doon, si Peter, nagtanong siya sa Lord. Sabi niya sa Lord, Lord! Ilang beses ko ba dapat patawarin yung taong nagkakasala sa akin? Sabi niya ganun. Sabi niya, 7 times ba? Sabi niya ganun. So ang Lord sumagot, sabi, not 7, hindi daw 7, but 77 times. Exaggerated, di ba? Medyo ano siya eh. Anong tawag doon? May other explanation for that. Pero yun nga, sabi ng Lord, nagpatuloy siya dun sa kwento niya. Ang kingdom of heaven daw ay para ang kingdom of heaven tama is parang yung kingdom sa mga ano yung mga anarchy, alam niyo ba yun, may mga hari, reyna, parang ganun daw yun. So yung master daw doon, ang ginagawa niya, nagsisettle siya ng accounts ng mga tao nagkakautang sa kanya. Di ba yung mga hari gano'n? O magkano pagkakautang mo sa'yo? May mga pumipila-pila kasi may pagkakautang. Kasi nagpapautang, gano'n. So, meron siyang pinatawag na isang lalaki. Yung lalaking yon, yun yung nagkakautang sa kanya ng 10,000 bags of gold. 10,000 bags of gold, guys. Gold, hindi po piso. Gold, ginto. Kung tutuusin, kaya mong bumili. Parang kaya mong bilhin yung MOA. Mas may sobra ka pa.
Di ba? Kaya mo pag mag-around the world. So, ganun katindi yung pagkakauta ng tao na tinawag niya, ng master, tinawag niya. So, sinabi niya kung gano'ng kalaki yung utang, yun nga, 10,000 bags of gold. So, sabi, bilang kabayaran daw, dun sa utang niya, ang ipambabayad daw is yung anak, yung asawa, at lahat ng pag-aari ng taong yun. Pero anong ginawa ng tao? Sabi ng tao, anong lalaki? Sabi, maawa ka na sa akin. Yun na lang yung meron ako. Antayin mo. Magbabayad ako sa'yo. Yun ang sinabi niya dun sa master. So, syempre, yung ang master, mahabagin, full of mercy si master. Sabi niya, sige, ika-cancel na daw niya yung pagkakautang. As in, cancel, guys, ha? Cancel. Hindi po sinabing, sige, pagbibigyan kita. Cancel, which means, wala na. Okay na yung pagkakautang mo, sige. Nagigets nyo? Cancel eh. So, okay na. So, yun ang sinabi niya. Maya-maya, lumabas yung lalaki doon sa kaharian. Nakita niya yung taong nagkakautang sa kanya ngayon. Which is servant din. Servant kasi yung lalaki na may pagkakautang na 10,000 bags of gold. Tapos nakita niya yung another servant na may pagkakautang sa kanya. So, ang ginawa niya, nilapitan niya. Hindi lang basta nilapitan, hinawakan niya siguro sa kwelyo hanggang sa parang nasasakal na, sinisingil niya. Sabi niya, ano na, asan na yung pagkakautang mo? Yung pagkakautang niya, take note guys, is siguro kung sa atin sa peso, siguro mga 1,000 or 100 pesos lang. Ganun lang kaliit. Ganun lang. So, talagang ano tag doon? Siguro inaalog niya ganun. Asan na, pagkakautang mo, bayaran mo. Ang sabi ng lalaki, maawa ka sa akin. Wala akong kakayanan ng bayaran ngayon. Parang, antayin mo, makakabayad din ako. Ganun yung sabi niya. Kung ano yung sinabi niya dun sa master, yun din yung sinabi sa kanya ng taong yun na nagkakautang sa kanya. So, ang ginawa niya, out of, galit, naiinis siya kasi ayaw siyang bayaran eh. Pinakulong niya ngayon yung nagkakautang sa kanya. Pinakulong niya. Nagkakautang sa kanya eh. So may mga nakakitang ibang tao. Sinumbong siya ngayon dun sa master. Sinumbong siya dun sa master. So pinatawag siya. Sabi, di ba pinatawad na kita? Or di ba hinayaan ko na yung mga utang mo? Hinayaan ko na yung mga utang mo eh. Bakit yung taong yan na nagkakautang sa'yo, hindi mo kayang pagbigyan din. Master na yun, no? Master na yung nag-cancel ng desk. Kung tutuusin, napakalaki nung nawala sa kanya kesa dun sa nawala, dun sa taong nagre-reklamo na yun. Diba? Ano sabi sa Bible? Matthew 18:34 ata yan. Tama ba? 34 to 35. Nakalagay dito. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Ang Lord na nagsabi niyan. Lahat daw ng taong yon na hindi marunong magpatawad katulad ng pagpapatawad na ginawa sa kanya ng Panginoon. San daw tayo? Nakalagay dyan, tortured o. Ang hirap nun ah. To be tortured until he should pay back all he owed. Kung iisipin na, kung susumahin natin lahat ng kasalanan natin sa Lord at pagbabayaran natin yun ang tinotorture tayo, kakayanin ba natin? Of course not. Hindi natin kaya yun. Lalo na kung ang Lord ang gumagawa. So this is how my Heavenly Father will treat each of you unless, nakalagay po, may unless. So which means, gagawin lang naman niya yon. Gagawin niya lang yon kung hindi ka magpapatawad eh. Pero nakalagay dito, unless you forgive your brother or sister from your heart. So maaaring patawarin ulit tayo ng Lord.
kung magpapatawa din tayo ng kahit sinong tao pa yan na nanggagaling sa ating mga puso. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kung ang Lord ang tutulong sa atin, kayang-kaya. Kung Lord ang titignan natin, di ba siguro kung may mga nagkakasalaman sa atin, ba't hindi muna natin tignan yung sarili natin? Kung ganun ba tayo kalinis para hindi magpatawad? Lahat tayo nagkakasala. Iba-iba yan eh. Ba't din natin sabihin ako, tisod na ano guys, baka yung tisod na, yung tisod ko na rin, ginanon mo siya, o natisod siya. Maring ginanon mo lang siya, tapos isang nagnakaw. Masasabi mo bang magkaiba ng degree yun? Eh parehong kasalanan lang yun. Di ba nga sa Lord, lahat yan, pantay-pantay lang yan, kasalanan lang yan, kahit gaano pa kagandang pakinggan yan. Kasalanan pa rin yan. Walang maliit, walang malaki, lahat ay kasalanan sa Lord, sa mata niya. Hindi natin pwedeng i-justify, eto lang naman yung ginawa ko eh, oh. Tapos siya ganun. Bakit ko siya patatawarin? Grabe. Ganun po tayo. Mahirap aminin, pero totoo. Sinasabi ko nga, lahat na nandito, ang Lord ang nagpadala para sa mensaheng ito. Kasama ako. No exemptions. Sabi dito, this is the key to forgiving others. The more you reflect on the wonder of how much you have been forgiven, the easier it will be to forgive even the worst sins that have been committed against you. Alam ko naman, lahat kayo alam niyo ang story ng buhay ko. I can relate to this. Napakahirap magpatawad ng taong nagkasala sa'yo, totoo. Alam niyo ang nangyari sa buhay ko in the past. Hindi ko naman kinakaila. Tinataas ko ang Lord sa buhay ko na naging sexually abused ako. Nang maraming lalaki. Hindi lang isa. Siyempre, bata pa ako noon. Kung magugulat kayo, bata pa ako noon. So wala ako idea about it. Has, tumatanda. Nagdadalaga ako. Doon ko nare-realize yung mga nangyayaring yun. If you could imagine those things that had happened in me in the past, maaaring hindi nyo na lang gustuhin na mabuhay pa. Totoo lang. Alis ako doon, kinukwento ko sa kanila, dapat patay na ako ngayon eh. Kasi talagang gusto ko mag-suicide noong time na yon. Sobrang hirap. Simula pagkabata, ganun ang nangyayari sa'yo. With different kinds of guys. Age. Biruin yung age. Kalaro eh, may kalaro eh. Ganun kahirap. Pinakamasakit doon, syempre yung father ko, na ganun din yung ginawa sa akin. I can relate to this. Pag naiisip ko kung gaano ko pinatawad ng Lord, kung paano niya ako tinawag, kung paano niya ako minahal, kung paano niya ako iningatan, kung paano niya ipinarealize sa akin lahat ng nangyari yon, ng yon sa akin, hindi ako nahihirapang patawarin yung tatay ko. Niyakap ko pa nga siya. Sabi ko pa, wala na yon, okay na sa akin. Pinatawad na kita. Umiiyak siya sa akin noon, sa totoo lang. Yun yung first time na nakita ko siyang umiiyak na nagsusorry sa akin. Yung iyak, basta, ang iyak niya, patakbo pa nga eh. Kasi syempre, sa kulungan, di ba, hindi man pwedeng magkalapit kayo. Yung papasok pa lang ako, patakbo siya na yumakap sa akin. Sabi niya, nak, sorry ah. Wala siya sa akin. Hindi ko na-realize yung mga ginawa ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting ama. Yun yung sinabi niya sa akin. Noong time na sinabi niya yun, ayokong umiyak kasi ayokong manghina si mama. Kasama kasi si mama nun. Ayokong manghina si mama noong time na sinasabi niya sa akin. Pawag na nga, okay na yun. Nakangiti pa nga ako na sinasabi. Pero siya iyak niya ng iyak. Doon ko naramdaman na hindi ko pa ba papatawarin to. Guys, hindi biro yung nangyari sa akin. For 22 years, imagine those years,
siguro bawasan natin ng how many years? Siguro 5 years lang. O sige. Yung years na yun, yun yung time na may mga nangyayari sa buhay ko. Kasama yung father ko doon. Wala ako matakbuhan. Napakahirap magpatawad, di ba? Nung time na yun, talagang gusto ko din siyang saksakin, yung ganun. Ganun yung pakiramdam. Pero nung time na yun, nung sinabi sa akin ng papa ko yun, sabi ko sa kanya, okay na pa. Dahil napakabuti ng Lord, nung time na yun, kung hindi siya nakulong, hindi siya makakakilala sa Lord. Ang papa ko ngayon, nagsaserve siya sa church doon sa Muntinlupa. Nasa Muntinlupa na siya ngayon eh. Nagsaserve siya doon. So nakakatuwa na instead of ako, yung magsasend sa kanya ng mga pag, mag-ingat ka lagi, ganyan, maniwala ka lang sa Lord, ganyan, mag-pray lang tayo lagi. Ganun siya magsalita ngayon. Hindi ko na-imagine na magiging ganun siya. Na dati, sila yung against na pumunta ako ng church. Sa totoo lang. Sila yung against. Talagang umiiyak pa ako nung para lang makapuntang church. Ganun katindi. Siguro sa inyo, hindi sa iba sa inyo, hindi pa nangyayari yung ganun kalaki. Pero wag nating hayaan na mangyari yung ganun kalaking problema para lang matuto ka magpatawad. Ang hirap. Napakahirap po. So regardless of how much we have been hurt by others, kahit gaano pa daw tayo nasaktan ng taong yan, let us forgive them. Patawarin daw natin. If God forgives us of our numerous sins towards Him, we can forgive others of their lesser sins towards us. Kung ang Lord daw ay pinatawad tayo sa napakarami nating kasalanan, napakarami talaga, siguro kayang bumuo ng planeta sa dami ng kasalanan natin, paano pa yung maliit na bagay na pagkakasala sa'yo ay hindi mo papatawarin? Guru, kinurot ka lang, hindi mo mapatawad. Tinanggal lang ka lang ng puting buhok, nagalit ka na. Di ba may mga ganun tao? Saka may puting buhok, ba't mo tinanggal? Mga naririnig ako dito nun eh. Iniingatan. So, nandyan ba yung Luke 6:35 po? Nandyan? Luke 6, yung susunod, nandyan, di ba? Ayan, Luke 6:35 to 36. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Mahalin mo daw po lahat ng taong yan na hindi mo gustong mahalin. Without expecting anything. Na para bang, sige, pag minahal ko ba yan, mamahalin din niya ako? Pag pinatawad ko ba yan, ganon? Pag pinatawad ko ba siya, magiging close ba kami? Yung mga ganon. Huwag daw tayo mag-expect. Basta sa puso natin, kailangan totoo yung pagpapatawad natin. Totoo yung pagmamahal na ipapakita natin sa kanila. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High. Be merciful, just as your Father is merciful. Next slide po. We have to forget the past. Don't just stay on it. Kalimutan daw natin yun. Huwag tayong basta mag-dwell doon. Huwag tayong basta mag-stay doon na every time pagkagising mo, ay ganito yung nangyari sa akin nung isang araw, ganyan. Tapos na eh. Every day is a new beginning, a new chapter in your life. So bakit mo kailangang ibalik yung natapos na? So para kang naging redundant. Sa libro ba? Gusto niyo yung ganun? Kung ano yung nabasa mo dito sa page na to, pag lipat mo, ganun pa din. Ang pangit, di ba? Hindi natapos. Sinong gusto makabasa ng ganun? Wala. Hindi maganda yung storya. So, next slide po. Tandyan ulit yan. Tinanggal ko na yan. So, yan. Sige, next pa. Ayan. Why do we need to let go? Bakit nga ba kailangan nating mag-let go dyan sa past na yan? Bakit nga ba? So, saka may pakita yung Isaiah.
Madami Isaiah. Pakita mo ulit. Ayan. So forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now, it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Ano nga po yung ano? Yung tagan? Yung photo ng babae. Yan. So that's the reason why we have to let go of our past. Para daw po, kasi ang Lord gumagawa siya sa buhay natin eh. May ginagawa siyang maganda sa buhay natin. Kahit na gaano pa kahirap o kasama, ano ba, kadilim, yung pinagdadaanan natin, gumagawa siya ng magandang, ano ba, way or magandang, para makita mo, isang magandang bagay na makikita mo doon sa nangyayari sa'yo. Kaya niya ibigayan yung God's peace na yan, yung life, yung blessings, yung joy na hindi maaagaw nino man. Joy is different from happiness, right? Because joy comes from Jesus. That's why it's J. Corny. Diba? Totoo naman. Ang happiness, nandyan lang yan pagka kailangan mo. Malungkot ka, may joy ka. Inom dito, ganun. Kain dyan. Diba, Eme? Di, joke lang. Pero totoo. Yung happiness na yan, yan lang yung nararamdaman natin as of now. Kung ano lang yung nangyayari. Dito lang, dito lang. Pare, nasa ano tayo? Nasa party. Yan, masaya yan. Pero pag uwi mo, hindi na masaya. Tama? Malungkot na. Ay, tapos na. Ano ba yan? Uwian na. O, di ba? Masaya ba yun? Hindi. Kahit nasa, uy, saya-saya lang nangyari talaga. Bakit uuwi na tayo? Lungkot naman. O, nawala yung happiness. Di ba? Pero yun, joy. The joy that that comes from God, kahit kailan hindi mawawala. Nakita na ba kayo ng taong baliw na baliw sa Lord? Ang alikabok. Di ba? Yung lagi nakangiti, kahit may problema, nakita na kayo ng ganun? May illustration ba dyan? Joke lang. Joke lang. Pero totoo, di ba? Mas masarap yung may joy kesa sa happiness. Kahit sino pa yan, kahit pa love one mo yan, happiness mo lang yun. Pero pag ang Lord ang nawala sa'yo, lahat yan mawawala. Bakit? Siyempre, nanggaling sa kanya yun. Kahit pamilya mo pa yan, kaya niyang kunin yan. So mawawala yung happiness mo. Pero kung meron kang Lord, may joy ka, lahat ng happiness mo nandyan pa. Amen po ba? Praise the Lord. Sa tatlong nag-amen, purihin ang Panginoon. So, wait lang. Next slide po. Sige. Ayan. So, ayan nga. Yung number one, to have God's peace and joy. Yung verse po. So, Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Ang nakalagay po dyan, as you trust in Him. Hindi lang basta kilala mo siya, may peace and joy ka na. Kailangan magtiwala ka din sa kanya. May action tayong gagawin dun sa faith na yun. Di ba nga, faith without action is dead. So we have to trust in Him to have that joy and peace that we need. Di ba? Magtiwala tayo sa kanya para magkaroon tayo ng joy and peace. Next po. Meron pa yan eh. Sige, mamaya na lang. So, to see God's blessing. And we know that for those who have loved God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Favorite verse ko to noon time na nagkakaproblema kami. Yung nga, nung nahuli si Papa. So, ito yung verse ko. Which is to. Diba? All things work together for good. Bakit? Diba nga, kung hindi nakulong si Papa, hindi siya makakilala. So all things work together for good. Ganun kasimple. Kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, huwag natin tingnan yan as negative. Tingnan natin yung possibilities, what God can do about it. Kung ano yung plano ng Lord sa pinagdadaanan natin.
Kung ang purpose niyan ay para humaba yung, kasi maikli ang pasensya mo, so lalo kang tinitest, di para humaba yung pasensya mo. Ganun lang naman, di ba? Tingnan natin, wag yung sarili nating, ano man tawag doon, critical, ano man tawag, pag-iisip. Tingnan natin kung ano yung iniisip ng Lord. Ano kayo iniisip ng Lord? Bakit ko pinagdadaanan to? Ano kayong gagawin niya? Kailangan excited tayo malaman kung ano yun. Huwag basta, ay naku, ito na naman, okay na naman. Yung may mga ganun. Ito na naman tayo, hindi na natapos. Kasi ganun tayo, di ba? Nagre-reklama tayo lagi. So, next slide po. Yan. Ito, talamak din to eh. Itong Jeremiah 29:11. And hopefully, naiintindihan natin maigi. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil. To give you a future and a hope. Ang Lord ang nagsabi. May maganda siyang plano sa atin. Diba? Balik mo doon. Excited. Tingnan natin, di ba? Kung ano man yung negative things na pinagdadaanan natin, it's for our good. At hindi po sa ikasasama natin. Kahit nasabihin mo, ako, nawalan ako ng ngipin, na alam ko na, praise the Lord, alam ko na yung dahilan kung ba't ako nawalan ng ngipin. Para makapag-fasting ako. Naintindihan, di ba, eh, may nakapag-fasting ako, hirap na hirap akong kumain. Praise the Lord. Kasi hirap din ako mag-fasting eh. Kasi may hiluhin din ako, ganyan. Magutumin ako. Alam ko na ang purpose ng Lord. Pinapatawa ko lang kayo. Pero totoo, sabi, nagre-reklamo ko sa Lord na baton, bakit ko ba pinatanggal? Sana hindi ko muna pinatanggal. Mga ganun. Kasi namamaga. Pero hindi, alam ko na. Kasi nga, para makapag-fasting ako, makapag-prepare ako, di ba? Dahil sa Lord yun. Next nga. Ayan, actually yan dapat doon sa isa eh. Kaya sabi ko, in-edit ko na yan, hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-save. So yan dapat yung sa to have God's peace and joy. Yan, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard our hearts and minds as you live in Christ Jesus. Papansin niyo po ba? Para may makamit tayo, yung mga bagay na yan, kailangan may gawin tayo. Hindi lang siya basta kailangan, hindi siya basta binibigay. Nagigets niyo po. Lagi siyang merong may hinihingi lagi yung Lord. Katulad niyan, oh. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then, saka lang natin ma-experience yung God's peace na hinahanap natin. Kailangan po, may gawin tayo. Hindi po yun na tumanghod kang ganyan at ibibigay sa'yo. Hindi yun na parang aso kang nakaganyan, inaantay mo yung amo mong iaabot sa'yong ganyan. Kailangan po, may gagawin tayo. Kahit nga yung aso, kaya na magpa-cute, di ba? Para lang bigyan mo siya ng pagkain. Yung aso ko ganun eh, kailangan magpapakit pa siya sa akin bago ko bigyan ng pagkain. Pero hindi ko siya pinabansin. Dinadiet ko siya eh. So, ayan. Next po. Ate. Ayan. So, why do we need to let go? Last na yan, diba? Sa points. Ayan. So, for us to move forward. Bakit nga ba? Sino ba dito yung kaya maglakad na mabigat ang dala? Sino may kaya nun? Incredible Hulk ba yun? Ha? Kunwari, dalawang, ano man tawag dun sa pinakamabigat na truck? 10-wheeler truck. O, 18-wheeler. Sorry naman. O, 18-wheeler truck. Ayaw pa niya eh. Kunwari, nag-isang kamay, nandyan, hatak mo si 18-wheeler, 18-wheeler, di ba? 18-wheeler sa kabila, 18-wheeler dito.
Makakausad ka ba? Hindi. Diba? Para makausad ka, babitawan mo yan. Ganun kasimple. Diba nga? Kung hindi natin i-let go yan, hindi tayo mag-move forward sa paglalakad natin sa relasyon natin sa Panginoon. Kailangan natin bitawan lahat ng yan, yung mga loads na yan, yung mga excess baggage na yan na tinatawag para makagalaw tayo. Di ba nga, yun yung nakagapos tayo. So kung nilet go mo yung mga bagay na yan, ninanggal mo yung pagkakagapos na yan, makakapag-move forward tayo. Yan yung magmamature tayo sa relationship natin sa Lord. Yung hindi lang tayo basta nakaupo, attend every Sunday, kasi ganto-ganyan, may gagawin tayo. Para po tayo ay mag-grow sa relasyon natin sa Lord. Di ba nga ang blessings, kailangan may gawin ka. Di lang basta yung blessings na inulan lang kang ganun, go na yan kahit wala kang gawin. Kailangan may ginagawa tayo. Next slide po. Ayan. So Philippians 3:12-14. Now that I have already obtained this, or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nakalagay dyan, gusto kong emphasize yung word na one thing I do. One thing we should do. Isang bagay na kailangan nating gawin para maabot natin yung reward ng Lord. Para makalating tayo dun sa goal, sa finish line kung nasaan ang Lord. Isang bagay daw po ang kailangan natin gawin. Forgetting what lies behind. Ang kalimutan lahat ng mga bagay na nangyari na. At mag-focus tayo doon sa mga bagay na mangyayari pa. Sino ba dito yung kayang maglakad ng nakatalikod? Lagi na example to eh. Oo, meron, totoo. Is it consistent? As in, kaya mong gawin normally? Meron bang may kaya nun? I mean, normal niyang ginagawa yung maglakad ng patalikod? Wala, di ba? Although merong may kaya, pero kaya mo bang gawin in everyday life? Hindi, di ba? Kahit sa pagmamaneho, try mo tumingin sa likod, babangga ka. Di ba? Flash mo nga isusunod, baka mamali ako eh. Flash mo lang dito. Ayan. So yan, we have to let go. We have to let go of those things. We have to let go of the past para mag-move forward tayo at nang sa gayoy, ang Lord ay makakilos ng maayos sa ating mga buhay. Kung yung kamay na yan, ay laging nakahawak doon sa nakaraan na yon, paano natin mahahawakan yung kamay ng Lord para iaahon tayo dun sa nakaraan na yon? Diba? Paano tayo maaabot na? Sige, sa mga, ano tag doon? Sa realidad, dalawa ang kamay natin, oo. Pero paano nga ba kung dalawang kamay na yon nakahawak dun sa past na yon? Paano ka hahawakan ng Lord kung nakahawak ka dun? Dalawa lang yung kamay mo. Paa kasama, ganun. Ang pangit, di ba? So we have to let God. We have to let go and let God help us. Kita mo yung kamay, nawala na yung hawak niya. Naka-open yung hands niya. Na para bang, I trust you, Lord. I give you my hands. Please help me. Tanggalin mo ako dito sa katayuan na to, sa sitwasyon na to. Alam natin yung kwento sa Bible about dun sa paglakad sa tubig, di ba? Di ba? Amen?
Yung ginano niya yung kamay niya, hinawakan siya ng Lord, tinulungan siyang umahon dun sa tubig na yon. So ganun din tayo. Yung mga, yung karagatan ng nakaraan natin, huwag tayong mag-alala, angat lang natin yung kamay natin. Ang dami. O pag titingnan yung kamay, ang daming naman. Hindi ka mahawakan. Diba? All of us have a certain amount of baggage. Lahat tayo, totoo. Iba-iba. Iba-iba yung mga excess baggage na yan na pinagdaanan natin. Iba-iba. Yung iba, natutunan i-let go. Kasi, na-realize nila, ay, sige, i-let go ko na lang to. Kasi, ito yung nagiging hadlang eh, para hindi ako, ay, ito yung nangyayari, hindi maka-attend ng church. I-let go ko na lang siguro yung fiesta. Totoo, kaya ko naman makipiesta talaga eh. Parang, pwede naman kumain kahit saan eh. I-let go ko na lang kahit kasama ko yung barkada ko. Hindi naman sila mawawala eh. Nakakalungkot isipin na mas nauna pang purihin si Clemente kaysa sa Lord. Naibiba pa si Clemente talaga, oh. Sino ba yung Clemente na yan? Totoo lang din ko kilala. Di ba? Mas nauna pang paaga-aga, mas nauna pang napuri si Clemente kaysa kay Lord. Na praise the Lord, salamat sa araw na to, Linggo na naman, makakapagpuri na naman ako. Ang daming tao, nagbabasaan pa sila, oh. Talagang, pwede naman tayo magbasaan dito, di ba? Gusto niyo ba? Joke lang. Hindi, di ba? Kaya mong gawin yun kung trip mo. Kaya nating gawin yun. Kaya nating magfiesta. Kahit dito lang, oh. Bakit? Kasi mas marami tayong dahilan para ipagpasalamat natin sa Panginoon kaysa kay Clemente. Ano bang ginawa ni Clemente? Sabihin niyo nga sa akin, hindi ko talaga siya kilala, sorry. Totoo. Totoo, hindi ko siya kilala, hindi ko alam. Ano bang meron? Ano yung fiesta na angol? Ano bang, ano si Clemente? Anong ginawa niya? Santo lang, ganun lang? Hindi, totoo, nagtatanong ako, serious. Hindi ko alam. Tubig? Ano meron? Santo ng tubig? Galing sa tubig. So si Clemente, galing sa tubig, kaya kailangan natin siyang purihin. Hindi, nakukuha niyo yung idea? Nakukuha niyo po? Si Clemente, umahon sa tubig o siya yung kung anumang tubig yan. Kaya kailangan natin siyang purihin ng bibak San Clemente. Nakukuha niyo yung idea? Nakukuha niyo po? Amen po ba? So, ganun pala tayo kababaw. Kung kunwari ako, ako, sige, gagamitin ko na yung sarili ko, umahon ako sa tubig. Sasabihin niyo din sa akin, di ba? Ganun ba yun? Di ba? Oh, biba, water lily. Umakot sa tubig ang water lily. Diba? O kangkong. Galing din doon, di ba? Doon din sa tubig. O biba, kangkong. Ganun. Nakukuha niyo po ba yung idea? Jesus League. Para saan pa tinawag tayo ang Jesus League kung naging San Clemente League tayo? Diba? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa talaga. Sige, o kasama natin yung mga kamag-anak natin. Totoo, gusto natin yon. Pero sumisigaw pa tayo, Viva San Clemente! May with banner! Buti nga hindi nyo nilagay. Mayroon kasi ako nakita. Buti nga wala, happy with my church mates, Viva San Clemente. Mga ganun. Di ba? Nakakatawa pong isipin na ay pinagpalit yung gawain ng Lord para lang kay San Clemente. Na napakalaki po ng ginawa ni San Clemente, umahon sa tubig, talaga naman. Napakalaki po ng na-contribute niya sa ating mga buhay. Kasi natuwa tayo, umahon siya sa tubig. Piba! Di ba? Nakakatawa. Ngayon ko lang nalaman niya na umahon siya sa tubig, kaya nagbabasaan. Totoo, natatawa ako hanggang ngayon. Napakababaw natin. Hindi natin kayang i-let go yung bagay na yon na gatiting lang sa nagagawa ng Lord sa buhay natin sa araw-araw. Protection pa lang, oh. Yung gumising pa lang tayo dun sa araw na yun, oh. Yung gumising tayo, napakalaki ng ginawa ng Lord sa buhay natin.
Hindi natin naiisip yun. Kasi nga nakagapos tayo. Ganun kasimple yun. Hindi tayo nagpa-function. Blinded tayo, nakatakip yung mata natin. Hindi tayo makagalaw, hindi tayo makatanggi. Kaya hindi tayo madala dito. Kaya palakpakan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Praise the Lord talaga. Mm-hmm. Wala na si San Clemente dito. Invite nyo kaya si San Clemente para makilala natin. Paano natin sa kanya yung itemize natin sa kanya lahat ng nagawa ni San Clemente. Diba? Nakakatawa. Nakakatawa tuloy ako. Na, umahon pala sa tubig sa San Clemente. Now I know. So, ayan. So, yun nga, may mga taong nilet go na yung mga yon kasi nagiging hadlang para sa paglakad nila sa Panginoon. Pero may mga taong hindi kayang makawala. Kaya, punong-puno sila ng kapaitan sa buhay. Pakilingon nga yung katabi mo kung kulubot yung mga niyan. Mukhang meron silang nakita ang kulubot na. Hindi, sige, pakilingon yung kaliwat kanan. Baka kulubot yung mukha niyan. Bakit kulubot? Ha? Ay, bukod sa stress. Kasi bitter. Ang palaya, guys. Ang palaya. Baka merong ampalaya dyan, pakilingon. Wala naman. O, mga pipino ba yan? Pipino at ano ba isa? Yung puti, Lebanos, tama ba? Basta, patatas. Sige, i-push mo yan, Eme, patatas. Sa totoo, di ba? Nakakatuwang isipin. Ayan, o. Sige, nagpapaalam sila. Sige, okay lang. So, yun. Totoo. May mga tao talagang hirap na hirap. Kaya, walang katagumpayan sa buhay. Walang katagumpayan sa buhay. Yan yung mga taong lagi nakasimangot. Uy, hindi lagi nang tumatawa yan, lalo na pagkatabi niya yung kasama namin sa office. Talagang nililingo niya laging gano'n, no? Pag nakita niya yun, ako, bida ka, Eme. Totoo, yun yung nagpapangiti sa kanya. Bukod dun sa wallpaper na picture ni Hannah, pangalawa yun eh. Pangalawa lang yun si Hannah, una talaga yung katabi ni Eme. Hindi ba? Kung ikaw may joy ka sa puso mo, sa buhay mo, dapat lagi ka nakangiti. Kahit na walang dahilan. Oo, kahit nadapa ka pa, tumawa ka. Kasi may joy ka eh. Kahit nauna yung mukha mo, okay lang yan, tumawa ka pa din. Unahan mong tumawa yung kasama mo kaysa. Yung mga ganun, nananda pa, una yung mukha, nakakatawa ako, no? May inis na yun, di natatawa. Hindi, di ba, totoo. Kailangan nating ipakita na talagang may joy tayo sa ating mga puso. Na magtatanong yung ibang tao, uy, bakit naman lagi ka nakangiti? Parang wala kang problema. Sabi, siyempre, may Lord ako sa buhay ko. Amen po ba? Gusto po ba natin ng gano'n na sasabihin sa'yo, magtatanong sa'yo yung tao, bakit lagi ka nakangiti? Parang wala kang problema. Tao ka ba? May gano'n? Kasi hindi normal yun, di ba? Kung lagi ganda ng ngiti ni Pablo. Kita mo yun. Di ba? Talagang iba yung may joy. Iba yon. Iba yung impact. Yun yung makakapagpatawag doon. Sa makakakuha ng atensyon ng mga taong hindi nakakakilala sa Lord. Kasi lahat ng tao kailangan ng Lord eh. Lahat ng tao may mga brokenness experiences. Lahat ng tao may problema. So pag nakita yung ngiti na yun, magbabrighten up sila. Hihingi sila ng advice sa'yo ngayon. Kung sasabihin mo, syempre, ipapakilala mo ang Lord. Ganun kasimple. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala, malapit na tayo matapos. So yan. For those of you who are still stuck in your past, kailangan nating mag-ask ng tulong sa Lord. Siyempre nga, di ba? Let go and let God. Next one. Ayan, siyempre, yung past na yan, maganda man yung experience na yan o hindi, or maganda yung memories na yan o hindi, yan yung mga bagay na nag-mold sa atin. Tama? Tama po? Amen po ba? Lahat na na-experience natin in the past, good or bad, eto yung nag-mold sa atin kung sino tayo ngayon.
Amen po. Pero kailangan natin ng tulong ng Lord para maayos yun, yung pagkakamold sa atin. Kasi nga, di ba, may good, may bad. So, wag nating hayaan natin kung ano man yung nangyayari sa atin. Kailangan nating magpaayos sa Lord. Kailangan nating magpasakop sa Lord. Next slide, o yung next po. Ayan. So, letting go of control and letting God lead. Kailangan nating mag-submit sa Lord, di ba? Nakalagay dyan. So, we fix our eyes not on what is seen, but on what isn't seen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Sino nanood nung God's Not Dead? Alam ko, ito yung tumatak sa akin eh. Say amen, yung nakapanood ng God's Not Dead. Ang dami, praise the Lord. Di ba, we have to submit our lives to God. Kailangan nating mag-focus sa Kanya. Kailangan nating ng tulong Niya. Hindi lang yung basta yung alam natin gawin, yung kaya natin gawin. Hindi mo kaya yan, hindi ko kaya yon, hindi natin kaya yon kung wala yung tulong Niya. Di ba nga, I can do all things through Christ who strengthen us. Di ba? Lahat ng yon kaya natin kung kasama natin siya. Pero kung sarili lang natin, hindi natin kakayanin yon. Nakalagay sa no. We fix our eyes on not on what is seen, but on what is unseen. Bakit daw? Siyempre, yung mga bagay na nakikita natin, kahit katabi mo pa yan, kahit yung bato pa yan, mawawala yan. Temporary lang yan. Temporary lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, temporary lang yan. Sige, sabihin mo, temporary lang lahat ng yan. Lahat yan, temporary lang. Kahit na sabihin mong masamang damo yan, temporary lang yan. Diba? So what is unseen is eternal. Everything na hindi natin nakikita, na ang Lord lang ang nakakakita, yun ang magtatagal. Yun ang magtatagal. Yung relasyon natin sa Kanya. Sino dito yung gustong makasama ang Lord? Pakitaas ang kamay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So guys, first time kong gagawin to. Asan po yung worship team? Asan po sila? Ayan. Patulong naman po ako dito. Dito po. Salamat. Ayan. Tayo nga po tayong lahat. Tayo po tayo. Tayo tayong lahat. Sige. Kung ano man po yung mga hawak natin, pakibitawan po. Ano man yan, kahit ano yan, kahit ano pa yan. Pakisarado din po yung pintuan, salamat. Ayan. As we worship the Lord, wala naman pong bago, di ba? Wala po. Lahat tayo, regular attendees na. As we worship the Lord, as we sing a song para sa Lord, gusto ng Lord, tingnan natin yung mga kamay natin. Sige, tingnan niyo yung dalawang kamay natin. Tingnan natin. Tingnan daw po natin. Tingnan natin kung ano yung mga dinadala natin yan. Ano yung mga nagiging hadlang na yan? Ano daw po yung mga nagiging hadlang? Let's close our eyes. Isipin natin kung ano yung mga bagay na nagiging hadlang para mag-move forward tayo in reaching our goal. Para makapunta tayo sa Kanya. Para mag-mature tayo spiritually. Para matuto tayo magpatawad. Ano daw po yung mga hawak natin sa kamay natin? Kaya hindi natin mahawakan yung kamay Niya. Gusto ko pang naisip nyo na kung ano yung bagay na yon, i-close nyo yung kamay nyo. I-close nyo ng pagkahigpit-higpit. I-close nyo ng sobrang higpit. Kapag naipon nyo na, pag naipon na nating lahat ng yan na nagiging hadlang, kung tao man yan,
ilagay natin siya sa mga kamay natin ngayon. Ilagay natin siya na hindi siya makakawala. Na hindi mo na siya ibabalik sa ating mga puso. Para matuto tayong magmahal katulad ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At kung handa na tayo, naipon na natin lahat, lahat-lahat ng yan na nagiging hadlang, yung nagagapos sa atin para hindi maitaas ang kamay, pakibitawan na. Pakibitawan na itaas natin ang ating mga dalawang kamay sa ating Panginoon. Buksan natin yan. Abutin natin ang ating ang kamay natin, yung kamay niya. Dahil inaabot niya tayo ngayon. Inaabot niya tayo ngayon para tulungan tayo na maalis sa pagkakagapos na yan. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng ito. Ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga bagay na nangyari in the past, Lord God, na hindi kami makamove on, Lord God. Hindi kami makamove forward, Panginoon, sa relasyon namin sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus, Lord God. Yes, Lord, Hosanna in the highest. We worship you. Let's worship the Lord. I see the King of Glory watching on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yes, Lord. Hallelujah. I see His love. Washing over all our sins, the people sing. Yes, Jesus, sing. We all sing, Hosanna. Come on, Jesus, sing. Hosanna, Hosanna. Yes, Lord, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yes, Jesus, Hosanna. Break my heart for what breaks you. Everything I
Hosanna. Hosanna. Come on, Jesus, dig. Hosanna. Yes, Lord. Lord Jesus, dig. We sing Hosanna in the heights. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Panginoon. Ang lahat ng pinalaya ng Panginoon, pakitaas sa mga kamay. Dalawang kamay. Let's pray to Him. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Lord. Lahat kami ay natuto, Lord God, lang dahil sa iyong salita, O Lord. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy mo ipaalala, O Lord, lahat ng mga sinabi mo sa amin, lahat ng itinuturo mo, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ito nang gagaling sa aming mga puso, Lord. Lord, ayaw namin magstay, Panginoon, sa sitwasyon na hirap kami. Lord, palayain mo kami ng tuluyan. Tuluyan mo kaming turuan, Panginoon, na makalimutan ang lahat ng nangyari in the past, Lord God. Nang sa gayon, mabuhay kami sa kasalukuyan. At kung ano man ang mga plano mo, yung mga na mong plano, Panginoon, in the future, Lord God, excited na kami, Lord God, na makita yun, O Lord. Kung ano man ang plano mo, Panginoon, Lord, sa'yo kami nagtitiwala, Lord God. Sa'yo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Lahat ng aming pinagdadaanan, Panginoon, nagtitiwala kami sa'yo, O Lord. Sa'yo lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat sa opportunity, Panginoon, na ma-let go namin, Lord God, sa harapan mo. Yung mga bagay, yung mga tao, yung sitwasyon, yung problema, Panginoon, na humahadlang sa amin, Lord God. Para tuluyan kami makapagpuri sa iyo, Lord God, nang tuluyan namin maibigay ang aming mga buhay sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, Lord. Binibitawan namin ito ngayon. Binibitawan namin ito ngayon sa iyong harapan, Panginoon. Binubuksan namin ang aming mga puso, Panginoon. Binubuksan namin ito, Lord God. Lord, gusto namin, Lord God, na tulungan mo kami. Pumasok ka sa aming mga puso, Lord God. Linisin mo ang aming mga puso, Lord God. Tulungan mo kami, O Lord God, na magawa ang gusto mong ipagawa sa amin, O Lord. We are your servants, Lord God. We are not perfect, Lord. Pero lang dahil sa'yo, naging karapat dapat kami para tawaging anak mo. We claim victory in our lives. We give back all the glory and honor. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi na! Amen! Amen! Hallelujah! Ayan! Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. May celebration? Sino magsasabi may celebration para sa Panginoon? Amen! Kung handa na mag-celebrate para sa Panginoon, itabi na natin yung mga upuan. Ayan. Salamat sa Lord. Nakaabot si Pastor doon. May sasabihin po ba kayo, Pastor? Ayan. Ayan. Sige po. Sige po. Bakit tabi na po yung upuan? Go, Jonasel. Praise. Pakipatay po yung ilaw. Ilaw praise, po. Praise. Yeah.
God. Hallelujah. Dito na tayong lahat. Put your hands together, ay, ay. You're here as we lift you up. You're riding on our praise. Being thrown over everything. You're seated in our praise. This is prophetic, I can fit in the air. We'll lift our praise and you'll change the atmosphere. We hope open now, everybody say it out. Oh, 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 oh. Turn it up louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh. As we praise, I can feel a change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, isn't those are given wings. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Sing it out! I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Oh, oh, come on, let's go, friends. Our praise goes up to you. Receive our praise, O God. Our praise goes up. Your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. Give our glory and turn. You are riding on our praise. Oh, Lord. Go, church, all together. This sound of praise. Make it louder. Than any other. Lift him up and shout his name. Over all. Turn it up. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over all. Over. Break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Tune our hearts into your being. There we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our love for our life. Your love untamed, it's blazing now. The streets will glow, forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life. Shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life. And 1, 2, 3, go! Yes, Lord Jesus! You wake within me! You wake within me. Wake within me. You're in my heart.
with fire in our eyes. Our lives are alight. Your love unchained. It's blazing now. The streets will glow forever bright. Your glow is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life. And 1, 2, 3, go! Yes, Lord Jesus! Work within us, oh Lord! Go, church! You work within me, work within me. You're in my heart forever. You work within me, work within me. You're in my heart forever. Woohoo! We praise you, God! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sige, pakibukas yung ilaw. Ayos naman, di ba? Piyesta naman ngayon eh. Ay, sige, pakibukas yung ilaw. Salamat sa Panginoon. Sino pa man nakikita kong mga tumugon sa... Ayan, salamat sa Panginoon. Okay, sige, let's pray, let's pray. Sige po, pray na tayo. Sige. Pwede bang ano mo yung itap mo yung katabi mo? Sige, itap mo yun. Yeah. Hindi ko sinabing anuin. hindi ko sinabing itak-tak. Pakihawakan na lang, sige. Pakihawakan mo yung daliri, yung pinakadulo ng daliri mo. Yung gusto nyo pa. Ay. Sige, uwi na ako. Hello, nasa church ba ako ng LOJ? Sige, let's pray na lang. Sige, bahala na kanya-kanya-kanya na lang. Sige, let's pray. Lord, salamat Panginoon. Pagpalain po mga kabataan na narito. Nakikita po sa kanilang buhay na sila ay malayang-malayan na nakapagpuri sa iyo. Kahit Panginoon na iwan sila, Lord God, kaya nilang gawin at gampanan ng gawain na pinagkakatiwala sa kanila, Lord God. Bless mo sila, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa darating na linggo, hindi na maging hadlang ano man yung kasiyahan na meron, Lord God, sa sanlibutan, Lord God. At paramihin mo sila, Panginoon, manumbalik ulit ang kasiglahan ng kabataan, Lord God. Alam namin, Panginoon, na sila'y masigla pa rin, Lord God. At mas masigla, Panginoon, pagka nakikita nila yung mga kasamahan nila, Lord God. In Jesus' name, pagpalain po ang gawain ito. Ingatin mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, Lord God, sa loob ng isang linggo. Maging mapagtagumpay, Panginoon, ang buhay, Lord God. In Jesus' name, I pray. Bless them. Lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen! Hallelujah! To God be the glory. O sige, pakibukas na yung mga bintana. Okay. Hallelujah.